Hello, everyone. Welcome to Spain. Welcome to Spain. Okay, so we will do a short tutorial. We will do a short tutorial today. Okay, disclaimer. I am not a professional Spanish teacher. I am studying the language and I am doing this tutorial because I want to share my knowledge to my fellow Filipinos. And let's spread positivity. No hate, just love. Okay, so we are going to talk about today about demostrativos in Spanish. As you can see on the board, ayan po, nalilito na ako kung magtatagalog ba ako o mag-i-English ako. Mega shout out. Thank you for joining my live streaming today. Again, let's be productive. Today is Friday. Mag-aral po tayo. Let's spread positivity and love. Let's spread love. Okay, so as you can see on the board, we have the list of the demostrativos in Castellano, no? So we have here masculino and feminino. In Tagalog, panglalaki, pambabae. Tapos, we have here, cerca means malapit. Medyo malapit. Lejos, malayo, far away. Okay? So, in English, we have, for example, no, we only have two demons. What do you call this one? We only have two words, these and that, in singular. Okay, we are talking about singular. Okay, so halimbawa, kapag ikaw po ang nagsasalita at malapit ang object na sinasabi mo, gagamitin mo yung este. For example, no? Este mando. A remote control. Este mando. So, we are going to use this word. Ginagamit natin ang salita na ito kapag malapit ang object na iyong tinutukoy. So, in Tagalog, ito, no? This. In Spanish, este, si is masculino if you are talking about a masculine thing. And if that is a feminino, esta. So this one is mando, este, mando. So if you are referring a feminine word, esta libreta, for example, a notebook, no? Esta libreta, because it's a feminino, esta. So, you're going to use esta. And este para masculino. And if that object is near to you, malapit sa'yo. Now, for example, if the object is a little bit far for you, then you are going to use the word ese. That, in English kasi dalawa lang naman yan. This and that. Diba? Pero kasi sa Tagalog, ano lang yan sa atin, diba? Ito at iyan. Iyan o iyon, no? Ito, iyan, iyan. In Tagalog. So, parang ano lang din. Parang sa English lang din yung ano natin, diba? So, in Spanish, ese, for example, no? Like, let's just put this way. For example, 1 or 2 meters away, and you want to point that out to somebody. For example, no, that chair, for example, pues
esa silla, because that is femenino. So, esa silla, okay? O a esa, you are talking a woman, for example. A esa, vale, is my friend. Esa is mi amiga, for example, no? O ese, hombre is mi amigo. That man, o that woman. O yo, yan, nakita mo yan? Parang ganun sa Tagalog, di ba? Nakita mo yan? Ano yan? Kaibigan. Kaibigan ko yan. O, sa Tagalog, kaibigan lang naman eh. Ano kasi, sa Espanyol, amigo, amiga. Masculino eh, feminino. Okay po, mega shout out. Thank you for joining my live streaming. Well appreciated your presence. Let me know who you are so that I can thank you. I can thank you. Just type your if you have any message, concern, opinions about our topic today. Okay, people. So these are the singular form. Now, bajo, I mean below, is the plural. Okay, so in English, we have these and those. Okay? So, estos, okay, is for masculino and estas is for feminino. Again, cerca means malapit sa pinag-uusapan o malapit sa iyo na ikaw mismo yung nagsasalita. Medyo, malayo sa iyo at then lejos ay napakalayo sa iyo. Okay? So, estos, esos, aquellos, and then a feminino, estas, esas, aquellas. Ayan, yung double L kasi dito, they pronounce it, sa atin kasi diba sa Filipino, yung Y. Kaya, aquellas, yung double L is ye, aquellas. Kasi sa atin, pag binasa natin yan sa Pilipinas, aquellas, aquellas. In Spain, they pronounce it aquellas, letter Y, or aquellos. Okay? And then, okay, so ano po, ito yung ano, ginawa ko siyang, nilista ko siya para makita niyo yung difference ng singular and plural. So ngayon, tatalakay natin, ano yung gamit ng paano gagamitin ang mga ito. How are you going to use these words? Okay? Pronombres y adjetivos. So, alam na natin yung pronombres. Panghalip, panao sa Tagalog or pronoun in English. And then, adjetivos. Okay? Panguri. Panguri, tama ba ako sa Tagalog ko? Tama ba ako sa Tagalog ko? Oo, no adjective. Okay. Singular. Este. Este. Ese. And then aquel. Okay? And then we have the feminino also. Igual. Esta, esa, aquella. Aquella. And then plural, same, estos, esos, aquellos, and then estas, esas, and aquellos. Okay? So we use these words as pronombres y adjetivos. Solo pronombres neutro o neutral. Solo, that means that you will just going to use that as a pronoun. Okay? Gagamitin mo lang siya bilang panghalip. Esto, eso, y aquello. Okay? So, yan. Yung tatlo na yan, gagamitin mo lang siya as pronombres. Neutro. Neutro. And then, lugar. Okay? Pag pinag-uusapan po natin ang lugar, if we are talking about a place, aquí. Aquí means dito, dito, aquí. Vale, aquí in casa, dito. Then, ahí and ahí, ahí.
Ahí, allí. And then este, ese o aquel. Este, ese, aquel. Ayan po yung ano, yan po yung use niya. Kapag, ano, so ang gagawin naman natin ngayon ay gagawa tayo ng sentence examples. Ayan po, thank you po sa pag-join nyo sa akin. Kung meron po kayong, I mean, if you have any suggestions, comment, opinions about our topic, let me know. Dahil, ano po, nag-ano tayo ngayon? So, maglit lang po ako mag-tutorial kasi medyo busy po ako this past days. Kaya medyo hindi ako nakakapag-upload at nakaka-gawa ng live streaming po natin. But anyways, guys, you know what? I am so happy because every day, nadadagdagan po ang ating subscribers. So, feeling ko maaabot po natin ang 3K. Masaya. I mean, masaya na ako na meron akong 2,000 and almost 3,000 subscribers. How much more pag umabot talaga ng 3K? Dennis Andrew, tambay lang here, Michelle. Oh, thank you so much, Michelle, for the BJ. Actually, I will just be doing a very short live streaming today because I have my class at 4 o'clock today. Thank you, Michelle. Naabangan kita kahapon. Tapos sabi ko, ay parang hindi nag-live si Michelle kahapon. Okay, so gawa tayo ng example. Safari Eddie here. Thank you, Safari Eddie. Thank you so much for joining my live streaming. And I hope that you will learn something today. Okay, so, ejemplos. That means examples. Oops, one moment. Nakita niyo yung ano? Ang cute lang. Ejemplos. Okay? Live ako ng early? Ah, okay po. Mas maaga ka pala nag-live. Kaya hindi kita naabutan. Kasi normally kasi, anong tawag nito? Mga 12 o'clock dito. I mean, Spanish time, nandito na ako sa bahay. And then, I will leave at 2 o'clock. Kasi sa labas kami, hindi kasi kami dito sa flat kumakain mag-asawa. Okay, este. Okay, este coche. I have my echo. One moment. Okay, so for example, this one. Este coche me gusta más que ese. Okay? So, este es masculino because coche is masculino. Ano ba? Okay. So, as you can see, since coche is a masculino, that is why we put the demostrativos este, no esta. Este coche me gusta más que ese. So, you are using two different demostrativos, este y ese. So, este meaning you are talking this car. And then, ese, it's a bit like maybe
2 meters away. Ese. So, este coche me gusta más que ese. Or just pointing the other car. That is why ese. Si, for ejemplo, you are referring to a car muy, muy lejos, then you can use aquel. ¿No? Aquel. Okay? If you have question, let me know, people. Let's have another example. Okay, so for example, toma esto. Okay, this is a solo pronombres. Toma esto, es para ti. Toma esto, es para ti. Like, keep this, no? Or get this. Toma esto, es para ti. This is for you. Yeah, this is for you. Okay? O, for example, aquel más lejos, más malayo, aquel okay. So, aquel chico es el novio de María. Aquel chico es el novio de María. So, that boy, chico, is the boyfriend of María. Paano ba sa atin sabihin niyan sa Tagalog? Yung binata na yon ay nobyo naman sa atin sa Tagalog. Palitan lang natin ito ng B and Y. Nobyo ni Maria. Yun po. Yon. Diba? Sa atin sa Tagalog. Akel, yon. Yun. Saan dun? Yun. Saan dun? Saan? Yun. Okay, that boy. Or that, sa ano tawag nito? Kasi bra malapit, este coche, tú puedes tocar, este coche. And then, esto, and then, aquel, aquel. Okay, people? So, let's have another example. Sana naintindihan niyo po, no? Ang sense ng pinagsasabi ko. Sabi ko, sana naintindihan niyo po, no? Ang sense ng pinagsasabi ko dito. I hope that you understand. By the way. Ito, ginagamit naman to nang hindi siya naglalagay ng mga pangalan. Okay? Okay, mga pangalan. So, halimbawa, pag ikaw ay nagbibigay ng mga idea. So, for example, ejemplos again. One moment, I will just write, okay? Pasensyahan nyo na po ang ating mini board. Ay, maliit lang. Mega shout out for the 7,000 in the house. Thank you so much for joining me. Well appreciated. I'm so happy that you always support my live streaming. Let's spread love. And kindness. So again, let's spread love and kindness. No hates,
No hates. Okay, so we have the word. One moment, I'll get the red one, the red color. Eso. We have the word eso, aquello, and esto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Qué significa? Do you understand this that sentence? Eso no es verdad. Ito ay hindi totoo. Okay, so you get it. Ito ay hindi totoo. So, that's not true. Okay, in English, you're going to say that. That's not true. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Like, what's in there? Okay, what's in there? Ano meron doon? Diba? Ano meron doon? Kasi malayo siya eh. Malayo. I mean, you are referring to na malayo sa'yo yung tinutukoy mo. ¿Qué es aquello? Okay? So, that means like, what's in there? What's in there? Okay? Guarda esto en tu armario. Guarda esto en tu armario. Like, keep this into your cabinet, armario. Okay? Into your cabinet. Okay? So, that is how you are going to use this demostrativos in a simple conversation. Okay, in a simple conversation. Let's make another simple sentences. Vamos a ver este. Este chico es mi favorito. Okay. Oh. Mm-hmm. For example, we will use the word este. Este. Dog. For example, este perro. Este perro. Safari Eddie, thank you. Ah, sige, gamitin natin siya sa iba't ibang ano para makita niya yung difference. Bale. In plural, estos perros son pequeños. And then if we're going to say that cat, ese perro es pequeño. And esos perros son pequeños. Okay, so, ayan po. Yep. Ayan. Okay, so este singular perro is masculino,
Este perro, this dog is small, es pequeño. Okay? Ang aso na ito ay maliit sa Tagalog. Ang aso na ito ay maliit. So, this dog is small in English. Estos perros son pequeños. So, we are, this one is singular and this is plural. So, these dogs are small. These, okay. Isulat natin para makita niyo yung pagkakaiba. These and these. These and these. These and these. Okay? So, yan yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay? In plural, these dogs are small. And then, ese perro es pequeño. Ese perro es pequeño. That dog is small. That. ¿Vale? Singular. That. And then, esos is those. Okay? That dog is small. Those dogs are small. So, ang aso na yan, ang aso na iyan ay maliit. O, yung mga aso na yon, yung mga aso na yon kasi malapit eh. Ay, malapit malayo eh. Those, di ba? Okay? Ay maliliit sa Tagalog. Ay mga maliliit. Okay, yung aso na mga, yung mga yon ay maliliit. O, di ba? So, esos perros son pequeños. O, those dogs are small. Those dog are small. So, ayan lang po. Ganyan lang siya kadali. So, este, esta, that is these. Estos, estas, these. And ese, esos, ay, ese, esa, that, and then esos, esas, those, feminino. ¿Vale? Sulat natin para mas makita nyo. Ang feminino ng este is esta. So, halimbawa, ano ba yung animal na ano, na feminina, feminina, feminino? I mean, can you give an example, an animal that is feminino? El gato is masculino, pues, esta gallina, the hen, inahin, diba? Esta gallina es pequeña. Cambia también the adjective. Esta gallina es pequeña. Okay, this hen is small. O estas gallinas, okay, these hens are small. Son pequeñas. Cambia también aquí. And then, esa gallinas es pequeña. So, that hen is small. And then, esas, ayun, esos, esas gallinas son pequeñas. And then those hen are small. So, ganun po yung ano, ganun po yung anong tawag nito kapag gumagawa ka ng sentence construction sa Spanish. Papalitan mo sila lahat kapag ang pinag-uusapan ay babae o pambabae because they really have this feminine and masculine thing. So, for example, pati yung demonstrativo, si is feminina, esta, gallina, I mean the hen, tapos yung ano, yung adjective pambabae din, pequeña. Pequeño, pequeña. Ganern. So, yan. Ganern. Ayan po. Meron po ba kayong mga katanungan? Marami salamat po sa mga pabiji niyo po dyan. Ako po ay nagpapasalamat dahil kahit wala po akong regular na bulol sine, regular schedule
lagi po kayong nandiyan kapag nagla-live ako. Maraming maraming salamat po talaga. That means a lot to me. A lot, okay. Ayan. A lot. Not just a little, but a lot. That means a lot to me. Actually, hindi naman ano, hindi to ganun kahirap. Madali lang to daw. This is also very important because if you are new to these words, so at least, diba, alam mo na kung paano mo siya gagamitin. Na, ah, ito lang pala yun. This and that and those lang pala siya. Diba? Kasi, mahirap naman talaga minsan. Kapag bago pa lang tayo sa isang salita na inaaral natin, kailangan alamin muna natin paano intindihin ang mga salita or yung mga nababasa mo. Ano ba ibig sabihin nun? Kasi kapag hindi mo siya alam, paano mo siya gagamitin sa pangusap? Di ba po? Kaya ang ginagawa ko, ibinabahagi ko sa inyo kung paano. Ako kasi mas ano, though it is not really advisable na tina-translate mo ang pag-aaral mo ng bagong lingwahe. Kaya lang kasi, halimbawa, kapag bago ka pa lang, diba, bago pa lang sa atin, mahalaga na maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng mga salita na iyong nababasa o iyong gagamitin. Kasi hindi naman yun ang ating ano, native language. Kaya ganun. At may kanya-kanya tayong mga pamamaraan kung paano natin iniintindi o ibinabahagi ang mga kaalaman natin. Diba? Ano natin, sulatin natin yung ano para pwede niyong kopyahin. Wait lang. Sige, pwede niyong kopyahin. Okay. So, ito yung these. So, yung nasa taas, yung maskulino. Este. Ay. Esta. Wait lang po ah, susulat lang po ako. Sabi ganun, wait lang po ah, magsusulat lang po ako. Ano lang kayo dyan? Chill lang kayo dyan. These. That. And those. Para makita nyo yung difference nila. Esos. Ayan. Para mas maliwanag sa inyo. Halimbawa. Okay, ito po yung maskulino natin. And this one is feminino. Maskulino, feminino. Maskulino, feminino. Maskulino, feminino. Tapos, ito yung singular and this is the plural. Singular, plural. Singular, plural. Okay? So, ayan. Kapag isa lang ang tinutukoy mo, este. Este, kapag ang pinag-uusapan natin ay maskulino. Este, chico. Este, hombre. Ano pa ba? Este kabayo, kapag malapit sa'yo, you are talking next to that person or next to that object. Está próximo al hablante. Este gagamitin mo. Ngayon, kung ang pinag-uusapan natin ay feminino singular at malapit, esta chica, esta libreta, esta galleta, for example, the biscuit, no? Ano pa ba? Esta comida. Okay? Malapit sa'yo. Esta. Maskulino. Feminino.
Now, if we are talking about plural, so estos chicos, okay, estos chicos son Filipinos, for example, okay, estos chicos son Filipinos, these boys are Filipino, and or estas chicas, these girls are Filipino. So estas chicas son Filipinas. Pag chicos, estos chicos son Filipinos. Pag chica, dahil alam niyo na masculino, estas chicas son Filipinas. Ayon. Singanan, ayon. Then, kapag malayo ang pinag-uusapan natin, ese ang gagamitin mo. Ese, and then para sa lalaki. Esa, para sa babae. At kapag plural, esos, tapos esas. So, halimbawa, masculino, ang tinutukoy mo ay ese, ano pa ba? Sige, ano pa bang masculino? Ang inaano natin, ang tinutukoy natin, mga masculino na, na ano tawag yan? Na-block si Inday. Na-block si Inday. Mga masculinong salita. So, halimbawa, ese, kasi nabanggit ko ng chico, nabanggit, ninyo, ese ninyo, diba? Ese ninyo, esa ninya, okay? Esos ninyos, kasi plural, esos niños or esas niñas. So, ayan po. Yan lang yung ano, yan lang yung ano tawag na to. Dapat i-consider kapag ikaw ay gumagamit ng mga, anong tawag nito? Sa, yung mga salita ba na inaano natin sa Kastilyano kasi talaga kailangan na nandoon lagi yung singular, plural, tapos masculino, feminino. Yun ang ano, kasi sa ating mga Tagalog, 'di ba? Wala ano lang naman, wala hindi naman wala tayo masyadong issue sa pambabae at panlalaki. Tapos sa ano naman, sa plural naman, madali lang kasi lalagyan lang natin ang mga. At saka kapag nag-iisa lang yung ginagamit na pantukoy, pero kapag plural lang pinag-uusapan, gagamitin na natin ang mga, 'di ba? Ganun lang yung ginagamit natin sa Tagalog. Okay? So, halimbawa, esa es mi prima. Esa es mi prima. Okay? Gan, esa es mi prima. That is my cousin. Okay? Esa es mi prima. That is my cousin. Ese chico es mi primo. Cousin na lalaki, primo. Cousin na babae, prima. Okay? Or, estos son tus padres. Okay? Esos son tus padres. Okay? So, pwede din pong ano, pwede din pong ganyan. Or, gawa tayo ng pronombres demonstrative sa baba para makita niyo lang yung difference. Thank you so much po sa mga nag-BG sa akin. Napakalaki po ang inyong naibibigay na tulong sa akin. Halimbawa, este es Pedro. Okay? So, I am using the pronombres demostrivos. Esta feminino is Maria, for example. This is Maria. Estos estas
Graciela, estudiante ko dati. Okay, I have here plural and singular. Este es Pablo. Okay? So this is Pablo. Ito ay si Pablo. Este es ay Pablo Pedro. Na napunta sa ano napunta tawag yan iba yung ano iba yung iniisip. Okay. Este es Pedro. Okay? Ito ay si Pedro. O this is Pedro. Okay? Este, masculino. Esta es María, femenino, singular. Esta es María. This is Maria. In Tagalog, ito ay si Maria. Okay? And then, plural. Plural. Estos son Pablo y María. Estos son Pablo y María. Okay? Plural, kasi dos personas. These are Pablo and Amanda. Okay? So, okay, estos son Pablo y María. Masculino, plural. Estas son Lucía y Graciela. Estas, ¿por qué estas? Porque son mujeres. May dalawang babae. Dito kasi lalaki at babae, so ang gagamitin mo is estos. Dito, dahil dalawang babae ang pinag-uusapan, so, ang ginagamit ay estas. Okay? So, these are Lucía and Graciela. Okay? Sila ay, no? Sina, Lucía y Graciela. Okay po? So, kung meron po kayong tanong, ano nyo lang po? Sabi nyo lang, thank you so much again for joining me, for joining my live streaming. Kahit alam nyo, alam anong tawag nito? Saglit lang ako actually magla-live streaming today. Kasi, maaga kasi yung pasok ko kapag Friday. My class will start at 4 o'clock. Kaya, sabi ko, ay, wala akong upload this week. Sabi ko, sobrang busy. Sabi ko, magla-live na lang ako saglit. Tapos, sinamahan niyo ako. Kaya, sobrang thankful po talaga ako. Marami salamat po sa inyo. Dahil, sinasamahan niyo po ako. I am so grateful and thankful. Ayan, saglit lang po ako. Halang po ako ng tubig. Sobrang nauhang. Ay. Mega, mega shout out for the 6,000 in the house. Thank you for joining my live streaming. So, again, if you have any questions, any opinions, and suggestions about our topic, let me know, people of the world. Actually, maantaw yun. Medyo masakit yung ano ko ngayon, yung puson ko ngayon. Sige, gawa pa tayo ng sample. Hindi ko burahin yung nasa taas para magiging ano nyo siya, guide. Wow, talagang guide din. Para magiging guide nyo. Go tayo ng ibang sentence example.
Adjetivos posesivos. Estos son mis amigos. Okay, estos son mis amigos. So, plural, because we are talking about amigos. Estos son mis amigos. These are my friend. Esta, plural, es, ¿qué nombre? Pues mi nombre, Kathy. Esta is Kathy. This is Kathy. Este. Es a José. Este es José. This is José. Esta a la derecha es Laura, por ejemplo, ¿no? Laura. Plural, estas de aquí, estas de aquí son las hermanas de Pedro. Y de Pedro y Pablo. Ala, ala, invento. Estoy inventando. Okay, so, estos son mis amigos. Okay, these are my friend. Estos, okay, masculinos porque I am talking amigos, or in general, actually. For example, if there's a group of boys and girls, so I can just use estos. Pero si pag babae lang lahat son mujeres, estos son, ay, estas son mis amigas. Kung babae, kung mga babae lang yung pinag-uusapan natin, okay? These are my girlfriends. Amigas, girlfriends. Esta is Kathy. This is Kathy. Ito ay si Kathy. Este es Jose. This is Jose. Ito ay si Jose. Esta a la derecha. Okay. You know what is derecha and izquierda? Derecha, izquierda. Left and right. A la derecha. A la izquierda. Recto is straight. Recto, recto. Sigue. Sigue recto. Diba sa atin may place tayo sa Philippines? Recto. Again, tapos rotonda din. Diba sa Manila meron tayong recto, rotonda. Ang rotonda dito ay roundabout. Diba? Kapag ano tawag niya nandun ka sa gitna ng kalsada. Yung roundabout, that is rotonda. Ibig sabihin po. Okay? So, esta a la derecha is Laura. Okay? This, for you know, this from the right is Laura. A la derecha. Estas de aquí son las hermanas de Pedro y Pablo. Okay? Estas de aquí son las hermanas, kaya estas po yung ginamit natin kasi ang pinag-usapan natin ay sisters, hermanas. Kaya feminino po yung ginamit natin na dimos,
subtractivos. So, yan lang po, ganun lang po kadali ang ano na ito, ang topic na ito. Ano lang yan, tawag yan, dahan-dahan na ano, yung vocabulary na dadagdagan ng nadadagdagan, ano po, malaki ang naitutulong yan sa pagbuo ng mga pangungusap para makakabuo ka na ng conversaciones, di ba? So, unti-unti, at least ngayon o, from the last time na pinag-usapan natin kung paano introduce yung family members, o ngayon naman, meron ka ng ano, nadagdagan naman ang ating kaalaman ngayon. Diba? So, yun, ano lang yan, tiyagaan lang yan. Sabay-sabay po tayong matuto habang paunti-unti na pinag-aaralan po natin ang Espanyol. Diba? Ano lang yan? Tiyagaan lang po. It really takes time to learn a language. Kailangan mo lang ng ano, ng determination. Tsaka focus. Tapos, ano, ayan, gawa, pwede po kayong gumawa ng, ano, mga simple, ano po, sentences. Like, papalitan mo lang yung mga, ano, halimbawa, mga pangalan, para ano lang, just to, ano ba, practice how you are going to use these demonstrativos in, a sentence. So, papalitan mo lang. Halimbawa, esta is, tapos pangalan na gusto mo. Este es, por ejemplo, no? Este chico es mi, this man, or this boy, por ejemplo, es mi primo. Ayan, idagdag mo din yung ano, mga napag-aralan nating vocabulary na family members. So, at least, padagdag na ng, pahaba na ng pahaba ang iyong sentence, o diba, mas largo. Kasi padagdag na ng padagdag yung vocabulary na natutunan natin. Kaya, medyo pwede ka ng pahaba na ng pahaba. Diba? Pahaba ka na ng pahaba. Kasi pwede mo nang gamitin yung family members, hermano, hermana, o kapag plural, hermanos, hermanas, primos, primas, ano pa ba, kunyados, kunyadas, at marami pang iba. Sabi ganun eh, at marami pang iba. So, ganun lang po. Yan lang po ang ano po, yan lang po ang aking maibabahagi sa inyo para, ano po, unti-unti lang, dahan-dahan, magiging ano din tayo dyan. Sabi ganun, magiging mahusay at magaling din tayo sa pagsasalita ng Espanyol. Ano lang, tiyaga-tiyaga lang every day. Diba? At least ngayon, pwede mo nang, meron ka nang another, ano, vocabulary. Abstractivos. Kung paano mo siya gagamitin. So, meron po ba kayong mga katanungan? At muli, mega-mega shout-out po sa lahat ng nasa loob ng aking live streaming today. Thank you so much for joining me. And I hope you have a happy Friday. A happy Friday. Kasi weekend na po, kaya makakapagpahinga na rin. Sige, makakapagpahinga na. Actually, Saturday, may klase ako ng Saturday morning. Kaya ang pahinga ko lang talaga is Sunday kasi wala akong work. Pero pag Sunday kasi, nasa countryside kami. Nasa ano kami, Kabukiran. Ano, wala kaming internet doon. Kaya ano si Inday, disconnectar total. Disconnectar total. Sin internet. Kada Domingo. Kada Domingo estamos in el campo para disfrutar en la naturaleza.
Ay, sorry. Nagbasa. Sis, pag nawala na ako, loob at nasipi ko, just put in my bag lang kasi. Ay, no problem po. Thanks a lot, Michelle Igorot. Actually, I am going to finish also this live streaming because I need to prepare our lunch. Tapos pupunta na ako sa shop kasi doon kami magla-lunch. Ayun po. Don't worry. Thank you so much again. Ah. You can also say, esta soy yo con mi camera. This is me in my camera. Like for example, you want to show something. Okay, people? Hi. So I think that's all for today. And again, thank you so much for watching my videos. And I hope that may naitulong po ako kahit papaano sa pag-aaral po ninyo ng Castellano. Sige, sa pag-aaral po ninyo. Sabay-sabay po tayong matuto sa pag-aaral ng Castellano. Sige, sabay-sabay po tayong matuto sa pag-aaral ng Castellano. Medyo busy ako lately. Sana makagawa ako ng mga video pa. Okay, just keep going till you finish. Thank you so much. Yes, thank you so much. So, ayan lang po yung topic natin today. Ano lang talaga, very lang siya. Easy. Simple and easy. Mary Ann Reyes, salamat. Oh, thank you po, Mary Ann Reyes, for joining my live streaming. Sana po may natutunan po kayo sa aking live streaming today. Kahit medyo lang po, very short and quick lang siya. Mabilis lang po. Hayaan niyo po bukas, magpe-prepare ako ng mahaba-habang topic na pwede po nating pag-usapan. At kasi nagbabalak ako na tawag nito, isip po kasi kung paano, yung parang gagawa talaga ng proper lesson ba. Tapos may mga outputs, inisip ko kasi halimbawa, saan ko naman isi-send at paano nyo naman ma-teacher na teacher. Siguro, gusto mag-send ang output. Teacher na teacher. Yung mga halimbawa, after discussion. Ang lit lang kasi nitong board natin. Hayaan nyo po kapag medyo nagka-budget ako. Gusto kong bumili ng mas malaki-laki para yung mga explanation, tas yung mga examples, hindi ko nabubura. Tas pwede pa akong magsulat ng exercises. For example, na i-fill out nyo kung yung, for example, kung demonstrativos yung pinag-uusapan natin, pipiliin nyo, ba gagamitan ko? Este, esta, ese, esa, ganun. Pero titingin ako ng kung may mura na na whiteboard para tawag yan, tas nakadikit siya sa sa wall. O diba ang saya? Sana nga meron akong Hayaan nyo, pasensya na po kayo ha. Wala pa kasi tayong budget sa ating tutorial. Sige, pag nagkaroon po tayo ng budget, magiging maganda na siguro yung ating Pero lang, sabi nga sa Tagalog, matutong mamaluktot habang maiksi ang kumot. At lang tayo, alam niyo naman tayong mga Pinoy, kapag gusto may paraan, kapag ayaw maraming dahilan. Sige, kapag ayaw maraming dahilan. So, tayo, maging resourceful na lang muna tayo in the meantime. Kasi, alam nyo naman, medyo mahirap ang ating buhay ngayon. Apektado ang lahat ng tao sa mga trabaho natin dahil sa pangyayari. Pero, keep going lang. Tuloy lang ang laban. Ika nga, diba? Patuloy ang pangarap. Patuloy ang pangarap. Lang tayo? Spread the positivity and kindness to each and everyone.
So yun lamang po ang ating live streaming today. Sana po ay natuwa po kayo, at if you find this live streaming very helpful, please share it also to your family and friends na mga gusto din pong matuto mag-Espanyol. Katulad natin, sige na, katulad natin, bakit hindi? Ang saya kaya, di ba? Meron nga ako nabasa sa isang group chat. Na sabi, what if a Filipino can speak three languages? Filipino, English, and Spanish. O, di ba? Bakit hindi? Kasi, ano naman eh, mas madali sa atin kasi tingnan nyo kung ano yung bigkas, di ba? Siya yung bye-bye. Kasi ang Espanyol, parehong-pareho sa ating mga Tagalog. Binibigkas natin, di ba, yung ano, yung mga bokales, yung mga katinig. So, same na same po talaga. Kaya, hindi mahirap sa ating mga Filipino bigkasin ang salitang Espanyol. Hindi katulad kapag halimbawa yung ibang lahi, to be honest, kasi ang dami kong friends na, like for example, British people or the English people, ano sila, iba sila mag-pronounce sa atin. Halimbawa, yung este, ipopronounce nila yung este or esta or estos. Ganon. Iba yung pronounce nila kasi iba yung ano nila, ba? Diba? Hindi katulad nating Pinoy. Parehong-pareho lang talaga. Hindi ko nga alam. Anyways. Tagan, mag-rant na naman si Inday. Pero, wag na natin i-ano yan. So, again, thank you so much and happy and blessed Friday, everyone. See you on my next live streaming. If you are not busy tomorrow, maybe you can join me in the afternoon. I will try to find time so that we can have our regular live streaming tutorial on Saturday, bukas po. Normally po, 2 p.m. po ako or earlier than that. Kasi masyado na ding gabi sa Pinas time. Marami din kasi tayong manonood from the Philippines. Kasi pag more than one, marami na yun, di ba? Sige na boy, isipin, ang assuming naman ito ni host, marami normal, no? Pag more than one, marami na yun. At saka, alam niyo po, I am so happy because road to... what we call this one? 3K na po tayo. And in the moment, I have 2,860 something. So mga 100 plus na lang po. Ano na po? We will hit the 3K subscribers. So thank you po talaga for supporting me. Simula po last year ng May. Magwa 1 year na po pala ako. Tapos parang, 3K na tayo. Oh, saya-saya, diba? I claimed it na. To have a 3,000 subscribers anytime soon. So, thank you again. And keep the positivity. And let's share love, no hates. Bye, everybody. And see you next time. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Bye, everyone. Bye.